Espiritu, wala naman binibigay kahit isang kusing na kumagkamisan pag wala kaming nasakyan, pamasahe, manggagaling sa aming bulsa. Subalit, baliwala po sa amin yun sapagkat ang inaasam namin sa buhay namin ay sa araw-araw ay makarating kami dito. Sapagkat narinig ko nga po ito sa isa sa mga kapatid ko, kung baga po sa cellphone na nakalobat na, pag napupunta po kami dito, napu-fully charged po kami. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun po siya kadakila. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Hindi po niya tayo pababayaan. Kumisan, binibigyan tayo ng mga pagsubok sa buhay, karamdaman, sadyang pinapahintulutan ng ating Panginoon upang maalala natin siya. Kasi sa buhay natin, masyado tayong napapatangay sa ikot ng mundo. Masyado tayong napapadala sa ating kapaligiran. Kaya kung magkamisan, marapat na mayroong may maganap sa ating buhay upang ipaalala sa atin ang Panginoon na, anak, nandirito ako. Hindi ako nakakalimot sa iyo, subalit ikaw bilang anak ko, ako ay nakakalimutan mo. Kaya sabi nga po ni kapatid, i-take natin positive lahat. Kung nagkaroon naman tayo ng karamdaman na nawala na tayo ng pag-asa sa ating buhay at sabi natin ay wala ng kagalingan, hindi po. Alisin po natin sa isip natin yun. Maging positibo po ang ating pananaw sa buhay na walang imposible sa ating Panginoon. Hindi ka ba na pagaling ng mga doktor kung saan-saan ka na nakarating, subalit ang karamdaman mo hindi nagkaroon ng kagalingan, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa ating Diyos, walang imposible. Ang imposible sa tao ay posible sa Kanya. Kailangan lamang ay patunayan natin ang ating ganap na paniniwala at pagtitiwala na siya ay Diyos na buhay na may magagawa sa ating buhay. Amen po ba? Mga kapatid, habang nakikinig po ako sa kapatid kong Dory, nagalak po yung kalooban ko. Sapagkat sa araw pong ito, gusto ko pong itanong sa inyo na, ikaw ba'y isang patay na binuhay na muli ng ating Panginoon? Sa Biblia po, ang ating pong pananaw dyan, humahanap po tayo ng patay. Patay as in patay. Pagkatapos, sinahanap po natin yung hiwaga ng Panginoon na yung patay na yon na wala ng buhay ay magkaroon ng buhay katulad po ng ginawa ng ating Panginoon kay Lazaro. Naalala niyo po ba si Lazaro na nasa puntod na, nakalibing na, subalit binuhay siyang muli ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi na natin kailangan maging Lazaro. Sa araw-araw na buhay natin na pakikibaka sa mundo, tayo ay hambing sa mga patay na binubuhay na muli ng ating Panginoon. Hindi bagat namatay na ang inyong pananampalataya, subalit binuhay ka ng Panginoon. Inakay ka ng Panginoon na makarating ka sa banal na lugar na ito, at sa lugar na ito, binuhay ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Sino po ba sa inyo ang nakaranas na ng ganun? Na yung pananampalataya mo ay patay na. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Mainitin ang ulo mo, magagalitin ka, mapagtanim ka ng galit, madali kang gumawa ng galit. Yun po ay mga palatandaan na patay na ang iyong pananampalataya. Subalit sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ang pananampalatayang ito ay kanyang binuhay hambing sa isang patay. Ako'y ganun din po ang naranasan ko sa dati kong buhay. Patay na ang aking pananampalataya. Tila baga wala na akong pag-asa. Tila ba ang mundo ay wala nang halaga sa akin. Subalit sa kaparaanan ng Ama, inakay niya ako sa banal na lugar na ito at muling binuhay ang aking pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito po ang gusto kong pagnilayan ninyo sa sandaling ito. Ikaw ba ay patay na muling binuhay ng ating Panginoon? Ano-ano ang mga pruweba na ikaw nga ay hambing sa isang patay, subalit ikaw ay muling binuhay ng ating Panginoon. At sa sandali pong ito, upang higit po tayong makarelate doon po sa pagninilay na ibinigay ko sa inyo, nandyan po ba si kapatid na guro? Okay po, hindi ko po alam na nandyan siya, subalit siya po ang pinapakita sa akin ng Panginoon upang magbigay ng inspirasyon sa inyong lahat kung paano po ba hambing siya sa isang patay, subalit muling nabuhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid nating guro, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Kanina ho, habang nagsasalita si Madam Beth,
Alam ko pong ako po yung tatawagin bagamat hindi niya ako nakita. Pagpatunay lamang po na Espiritu Santo, habang ako po ay nakaupo idinadating na po ng Panginoon sa akin kung ano ba yung sasabihin ko sa inyo. Nang marinig ko po yung sinabing patay ang pananampalataya, sasabihin ko po sa inyong, sa dating buhay ko hindi lamang po ako patay. Patay na patay. Talaga pong ako po yung, sabi ko nga, nasa impyerno na ako, hinango lang ako ng Panginoon. Yun ang aking alam. Yan po ang aking pagkaalam. Magmula nang siya po ay makilala ko. Wala po akong pananampalataya. Alam kong may Diyos, subalit hindi ko alam na siya pala ay totoo. Ako po, nag-asawa po ako. Ako po ay 19 years old. Sa loob ng ilang taon namin pagsasama ng aking kabyak, magulo po yung aming buhay. Bagamat ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa akin, pilit niya siyang nagpapadama sa akin, kinuha niya ako bilang choir dito po sa ating pong parokya. Subalit, sa tinagal-tagal ng aking pong paglilingkod sa ating pong parokya, sa totoo lamang po, hindi ko po naramdaman na ang Diyos ay buhay. Ang alam ko po sa aking sarili, ako ay umaawit o nagtuturo bilang choir na ang gusto ko ay paligsahan lamang sapagkat ang gusto ko po lumabas na magaling yung aking choir na tinuturuan. Subalit nung mapunta po ako sa dako na ito, sadyang iniba po ng Panginoon. Unang-unang tinuran niya sa akin, "Mahal ko, sa tuwinang umaawit ka na may burak ang puso mo, hambing ka lamang sa batingaw na umaalingaw-ngaw sa gitna ng karagatan na walang nakakarinig sino man." Ibig pong sabihin, wala po palang halaga ang awit ko, wala po palang halaga ang magandang tinig ko kung umaawit lamang ako dahil may nasa lamang ako. Sapagkat ang gusto ng Ama, umawit ka ng taos sa puso mo. Kung papaano pong yun po lagi ang sinasabi ko doon sa aking mga choir na tinuturuan. Napakabuti at napakadakila ng Diyos sapagkat isa po ako sa buhay na patotoo kung papaano kumilos ang ating Panginoon. Na siya ay buhay, buhay na buhay. Ang isang masamang tao, kung papaano po niya binubuhay, binibigyan ng biyaya, bagamat walang pagkilala sa kanya o hindi nananalig, kanya itong tinutulungan, patuloy siyang nagpapadama. Ano pa kaya ang isang lingkod na katulad ko na hindi man ako ganap, subalit patuloy ako nagsusumikap, makatalima sa pag-aatas niya. Nang dumating po ang panahon na kami po ng aking asawa, ang aking asawa po ay bawian na ng buhay, ang sabi ko po sa Ama, "Panginoon, paano ko kakayanin? Gayon kami, wala po kaming kabuhayan. Wala kami ni kahit anuman." Subalit, ang hindi mo pala kaya, kapag siya ang kumilos, kayang-kaya mo. Sabi ko nga po, October 26, nandun kami sa ospital sapagkat yung asawa ko po ay comatose. October 27, hindi na po ako nakapunta rito, anniversary. Umawit po ang mga choir na hindi ako kasama, samantalang ako po doon ay naghihinagpis. Masakit na masakit ang aking puso at kalooban sa nagaganap sa aking buhay. Subalit hindi niya ako pinabayaan. October 31, binawian po ng buhay ang aking kabyak. Kaya po, ngayon po ay November 4, October 31, 2013, isang taon na po ang aking kabyak. Kagabi po ako'y nagninilay, ang sabi ko, natanggap ko na wala na ang aking asawa. Sabi ko, siguro, sapagkat nung kapanahonan po na nasya ay nasa ospital, sapagkat hindi ko kaya na makita mo yung mahal mo sa buhay sa ganong kalagayan. October 26, hapon po yon ang sinabi ko po sa Panginoon, "Ama, ipinagkakaloob ko na po sa iyo sapagkat hindi ko kayang makita ang kabyak ng puso ko sa ganong kalagayan." Nang hapon po, 5 o'clock, hindi ko na po namin namalayan sapagkat nakita po namin na iba na lang iba na ang kulay niya. Yung pala po ay patay na. Natanggap ko sa aking puso na nung hindi pa po siya namamatay, ang sabi ko, paano ko Panginoon tatanggapin na mawala siya sa akin? Hanggang sa nawala siya, nakaya ko. Sabi ko, kaya ko, kaya ko. Alin kaya yung sinasabi nilang mahirap, masakit? Siguro yung ililibing na. Pagdating sa simbahan, kaya ko pa rin.
Sa isip ko po, aling kaya yung hindi ko makakaya? Siguro yung ipapasok na sa loob ng nicho. Hanggang sa ipinapasok sa loob ng nicho, nakaya ko pa rin. Hanggang sa nang umuwi kami, ang sabi ko, Panginoon, paano ko kakayanin? Napakahirap ang bawat araw, linggo, buwan ang lumipas, hindi ko yata kakayanin. Sapagkat hindi nga po ganun kadali. Ikaw ang magpasan, obligasyon mo lahat, responsibilidad mo sa iyong mga anak. Subalit, sadyang buhay ang Panginoon, sabi ko nga, totoo po yung sinasabi, ang imposible sa tao, sa Diyos posibleng magaganap sa iyo. Binuhay ng Panginoon ang aking pananampalataya sapagkat inihanda niya ako spiritually ang aking kaisipan, ang aking katauhan sapagkat marahil hindi ko po siguro kakayanin na kami iwanan ng aking kabiyak na wala kaming kabuhayan, wala kami kahit ano lahat. Subalit pinatunayan ng Diyos na ako bilang lingkod niya, hindi niya po ako pinabayaan. Ibinigay niya sa akin ang marapat na anghel para sa akin upang kami mabuhay ng marangal. Subalit, hindi po ganoon kadali. May proseso po tayong pinagdadaanan sapagkat hindi po sapat na nabubuhay ako kasi may anghel ako, okay na. Hindi po. Hindi po tayo kailangan na mayroong anghel para maging tamad ka. Hindi po. May proseso tayong pagdadaanan. Mayroon siyang ginamit sa iyo, subalit ikaw din ang kikilos. Sabi ko nga po sa aking buhay, napakahirap para sa akin sapagkat anuman ang problema ng mga anak ko, kapag nanghihina sila, ako yung nagpapalakas. Nanay, ganito, ganito, may problema, ganyan, ganyan. Ako yung, sabi ko, anak talagang ganyan, manalangin lang kayo. Pilit kong ipinakikita sa mga anak ko yung aking katatagan sapagkat ako na lamang na inaasahan nila kung makikita nilang ako'y mahina. Paano na mangyayari sa amin? Kaya pinakikita ko sa mga anak ko yung kalakasan na pagtitibay sapagkat ako'y may kipagkilala sa ating Panginoon. Hinihiling ko sa ating Panginoon na sabi ko, Ama, dugtungan mo ang aking buhay alang-alang sa aking mga anak sapagkat alam kong may misyon ka para sa akin. At alam ko rin na pahahabain niya pa ang buhay ko sapagkat unti-unti ang nasa ng Panginoon kung paano ko siyang kinilala. Makilala rin ang mga anak ko ang Diyos na buhay na nagbigay ng buhay, nagpahiram ng buhay sa akin at sa amin ay pumatnubay. Sa tuwing nang may problema yung mga anak ko, sabi ko, magdasal kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Na kung papaano nga ako sa dating buhay ko, sabi ko nga doon sa mga hipag ko, noong pong one year na nagsama-sama kami, sadyang walang utang na hindi pagbabayaran. Kung paano ang asawa ko sa dating buhay ko, wala po akong ginagawa. Ni kahit asin, ni kahit bigas, tangki ng kalan, kuryente, wala akong iniintindi. Sapagkat siya lahat ang umiintindi noon. Ngayon, lahat na yon, iniintindi kong lahat. Ako lahat ang kumikilos. Ako bilang ina, bilang isang ama. Sadya pong napakahirap, subalit alam kong kakayanin ko. Sabi ng mga hipag ko, dati Eka, ay ang asawa mo gumagawa niyan. Ang totoo po, alam ko po kung ano yung nasa kaisipan nila. Subalit, tinanggap ko sa aking puso na may pagpapakumbaba sa kanila upang patunayan ko sa kanila na ako'y kumilala sa aking pagkakamali at pagkukulang. Gusto ko maramdaman nila na ako na yung sa dati kong buhay, kung papaano nga na hindi ko manaibigay sa kabiyak ng puso ko yung marapat para sa kanya lahat ng aking pagkukulang. Sa anak ko ngayon, ipinagpapatuloy ko lahat ng hindi ko nagawa sa aking asawa, sa mga anak ko, doon ko na lamang po ipinakikita o ipinadadama. Gusto ko na maramdaman ng aking mga anak na talagang ang akin tinanggap ay ang Diyos na buhay. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat hindi niya kami talaga pinabayaan. Maraming pagsubok. Subalit, yung katatagan ang hinihiling ko sa Panginoon na ibigay niya sa akin sapagkat maging malakas. Marapat na ako yung maging malakas. At higit sa lahat, patunayan ko sa aking mga anak na ang aking sinusundan ay tunay na Diyos. Tunay na marapat sambahin, tunay na dapat kikilalanin, at tunay na dapat sundan sapagkat siya ay tunay na kaliwanagan, tunay na magbibigay ng pag-asa sa buhay,
Napakabuti po ng Panginoon. Napakadakila po niya. Sa mga mag-asawa na narito ngayon, sadyang mapakapalad po ninyo. Habang nabubuhay ang kabyak ng puso nyo, ipakita at ipadama ang pagmamahal, sapagkat pag wala na siya, kahit ano pang gawin nyo, ipadama nyo man hindi na mararamdaman. At higit sa lahat, kung bakit ganito ako, sabi ko nga, isang taon na ang lumipas, pero parang kahapon lang, sapagkat kung papaanong aking pinagsisisihan, ang ginawa kong pagkukulang sa aking kabiyak, ang aking mga kasalanan, bagamat batid ko na ako'y pinatawad na ng aking kabiyak, pinatawad ng ating Panginoon, subalit isa akong patotoo at magsilbing aral sa inyong lahat, hindi po ako nahihiya. Hindi ko po dapat ikahiya, sapagkat ito ang gusto ng Panginoon, magsilbi akong halimbawang buhay na patotoo. Anak, ituran mo sa kanila, hanggat kasama nila ang kanilang kabiyak ng puso, pakamahalin nila, sapagkat ang lalaki at ang babae na handog sa kanila, siya ang pinakamagandang regalo na bigay ng ating Panginoon. Kaya po, kahit saan ako magpunta, lagi ko'y kinukwento yung buhay ko, hindi po ako nahihiya anuman ang pinagdaanan ko. Pag sinasabi nila, ako, hinango sa putikan. Ayan, ang lagi sinasabi ni Madam. Ako naman, ako po, ang taong karumaldumal. Subalit, karumaldumal man ang bawat gawa mo. Kung katotohanan na ikaw ay tumanggap kay Kristo, papawiin niya lahat ng kasalanan mo. Patuloy at patuloy kanyang gagabayan. At ang biyayang ipagkakaloob sa inyo ay kung papaano gamitin ang iyong bibig, magturan sa tao, ipahayag ang salita niya at katotohanan sa aking sarili na hindi ako dapat mahiya kanino man, sapagkat ang sinasabi ko at ang tinuturang ko ay pawang katotohanan na magdudulot ng kaliwanagan sa bawat isa sa pusong tatanggap ng bawat kong inilalahad sa inyong lahat. Kaya po, ang kamatayan ay pasimula pa lamang ng buhay na walang hanggan sa taong may pagkilala sa ating Diyos na buhay. Ang sabi ko nga, ang sabi ng iba, paano ka nakasiguradong may impyerno at may langit? Sabi ko nga, bakit kailangan mong magbaka sakali? Kay Kristo sumunod ka at huwag kang magkamali sapagkat siya ang tunay na hahango sa atin sapagkat sa Kanya nagmula ang buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal na sa atin ay biyayang inihandog ng Diyos na buhay. Kaya po, upang makaiwas tayo sa ating mga kakasala sa bawat araw ng ating buhay, ialay natin sa Kanya ang bawat nating mga araw. Na Ama, Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin, katulad ng lagi kong dinadalangin sa Kanya, sadyang wala akong magagawa, ito ang nasa mo. Huwag akong umasa kung kanino man, maging ang kabiyak ng puso ko'y kinuha mo na. Wala na akong maaari pang asahan, kundi Ikaw lamang, kaya't Ikaw ang kumilos sa aking buhay, tuwin ay ipakita mo at ipadama ang kahiwagaan na nasa mo'y aking makamtan sa bawat araw. Maraming maraming salamat po at sa aking pong kapahayagan, nawa po magdulot sa inyo ng kagalakan, lalo na po sa mga mag-asawa. Hindi po natin masasabi sadyang ganyan, kung minsan may tampuhan, subalit maghari ang pag-ibig sa bawat isa, magmawalay sa Ama at gawin nating sentro ng ating buhay si Kristo upang ang bawat pagsasama na mag-asawahan higit na yumabong, higit na mamunga ng pag-ibig sa bawat isa. Maraming maraming salamat po. Salamat kapatid sa iyong pinahayag bilang patunay lamang na talagang ang Panginoon anuman ang namatay na dulot ng mga nangyayari sa ating kapaligiran
hindi siya magsasawa na tayo ay muling buhayin. Gusto ko lamang pong susugan yung kanyang sinabi na sa mag-asawahan, habang buhay kayong pareho, make use of the time para po yung pag-iibigan ninyo sa bawat isa ay maipadama ninyo. Hindi po yung turo ng kabila na sa kaunting problema, nag-aaway, hindi nagkakaunawaan, nagtitiisan. Hindi po iyon mula sa Panginoon, mula po iyon sa kalaban ng ating Panginoon. Kaya sa tuwi na ipaglaban natin ang pagmamahal na handog niya sa bawat isa sa atin, hindi lamang po sa ating mga kabiyak ng puso, maging sa ating mga anak. Ito po'y palagi ko din pong nasasabi sa aking mga kaibigan, na habang ang anak ninyo'y kasama ninyo, ipadama ninyo ang pagmamahal sa kanila. Sapagkat darating po ang takda na sila'y magsisialis, hahanap ng kanilang future, hahanap ng kanilang kinabukasan. Katulad po na nangyari sa akin, 4 yung anak ko, 3 hindi ko kasama. May mga pagkakataon po na talagang I miss them so much. Miss na miss ko po sila. Gusto ko po silang yakapin pero wala akong magawa sapagkat sila'y malalayo sa akin. Kaya sa tuwi na ipinapayo ko sa mga magulang na yung kasalukuyan nagpapalaki ng mga anak, habang kasama ninyo, give the best love that you can give to your children. Sapagkat kung dumating ang takda na sila'y umalis, mang ibang bansa, gusto mo mang yakapin, gusto mo mang hagtang, wala kang anak na mayayakap sapagkat sila'y malalayo na sa inyo. Kaya nawa po ang mga pinapahayag dito ay magsilbing aral upang ang pagmamahal na handog ng Panginoon ay maisabuhay natin sa bawat araw. Amen po ba? Isa pa po na nasisiguro ko pong namatay din ang kanyang pananampalataya. Subalit siya'y binuhay ng ating Panginoon. Kaya sa tuwi-tuwi na ang hinahanap niya, makarating siyang muli sa banal na lugar na ito upang ang pananampalatayang ito ay patuloy na mabuhay sa kanyang katauhan. Nawala po siya ng matagal. Subalit patotoo lamang na ang Diyos ay mabait. Kahit na nawawalay ang kanyang mga anak, gagawa't gagawa siya ng kaparaanan upang ito ay magbalik sa kanya. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, binibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na si Rick, na bagamat nawala ng mahabang buwan, mahabang araw, subalit sa kaparaanan ng Ama, siya ay muli na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nung sabihin po na nawalang matagal, parang nayak na ako. Pananampalataya po na patay, na muling nabuhay. Nung araw po, nung bago ako dito, marami na po ako naikwento. Pero siguro po yung pagsubok ng Ama, talagang hihain sa'yo hanggang sa mapagtagumpayan lahat. Kaya po, yung sinasabi nga kay matagal na nawala, maraming pagsubok, pero dahil nga po sa bago ko ng ibang lugar, nadaako ako dito. Kaya po yung aking paglisan, may baon akong sandata na sa dati kong buhay, wala yun. Na talagang puro yung lahat kaya ko. Lahat ng gusto ko, gagawin ko. Pero sabi nga po, kaya po tayo hinanap ng Ama dahil tayo yung masama. Hindi naman po tayo hanapin. Tayo mabuti na. Marami pong pagsubok. Lalo-lalo na po yung may kapasanan ako. Kung wala po akong naging sandata sa aking pag-alis, siguro bibigay ako. Dahil unang-una, mahirap, malayo. Na-miss ko yung Dambana dahil sabi ko, pwede ba huwag nyo na lang akong dalhin doon? Kasi dito na ako nabuhay sa Dambana. Pero sabi nila, bago ka magreklamo, sumunod ka muna. Ganun man po at kahit may edad, sabi nga ay kailangan sumunod ka rin dahil para makita nila kung tama sila o tama ako.
umabot po sa akin yung nasa Baguio ko. Ang isip ko ay yung lumabo na. Handong may gabi na sumigaw ako ng malakas na malakas. Kasi parang sasabog na yung puso ko, isip ko. At yung aking kwintas na aking dinadasalan gabi-gabi, itinago ko na. Pero sabi nga po, pag mahal ka ng ama, hindi kanya bibitawan. Na sa aking pagsigaw, pagbulat ko ng mata, hawa ko uli yung rosary. Na ipinakikita ng ama, anak, hindi kita papapayaan. Kaya po, sa sinasabi, ano yung patay ka na nung araw na binuhay ka ng ama? Sa dami ng dumating na problema sa akin, hindi lang isa, dalawang beses na matay ang buhay ko. Namuhay ako ng matagal na panahon na para akong buhay na patay. Na kahit saksakin mo, wala nang pakiramdam dahil namumuhay ako pero parang patay na. Nang ako po'y mapunta rito, dito ko nasubukan yung ipinanganak ulit sa ama. Kaya po sabi ko, kamukha niya, may balakid. Bakit hindi ako makasimba kanina? Pero gumawa ng paraan ng ama dahil sabi ko nga walang makahadlang pag gusto ng ama. Kaya po, bukas, babalik na naman ako. Pero sabi ko nga po, sabi ni Tita Beth, tayo yung battery, chinacharge. Ayokong bumalik doon nang hindi ako fully charged. Na fully charged ako noong Sabado, dahil andito po ako noong Sabado. Ngayon po ang ginawa ko, nagbaon ako ng extra battery. Para kung lobat yung isa, meron pa akong isang battery na gagamitin. Kaya po sabi ko, ako po yung taong sabi nga, hindi mo dapat kaawaan. Dahil ako po, hindi nangihingi ng awa. Naghihingi po ako ng pagmamahal sa inyo. Ilan po at maraming salamat. Salamat kapatid sa kanyang napaka gandang pahayag. Kayo po ba may extra battery? Na kung kayo man ay saan man kayo magpunta, meron kayong panlaban dahil ang mga baterya ninyo ay mga fully charged. Nakakalungkot po kung sa bawat araw nandirito kayo, pero ang bateryang iyan ay hindi napupunuan. Kaya nawa po sa bawat araw na kayo nandirito, mitiin po natin sa buhay natin na ang bateryang ito ay manatiling fully charged. Para kung ano man po yung dumating sa buhay natin, kaya nating harapin, kaya nating labanan, katulad po ng nangyari sa ating kapatid. Nalulumbay man kami, sapagkat siya'y muli nang babalik doon sa lugar na pinagdalan sa kanya, ng kanyang mga kasama sa buhay. Subalit kami ay nananalig at nagtitiwala sa Panginoon na ang bateryang ito ay hindi ma-empty, kundi patuloy itong palalakasin ng ating Panginoon. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. Subalit bakit hindi natin maramdaman? Sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya, hindi Niya tayo pinababayaan. Amen po da. Subalit tayong mga anak Niya ang Siyang nagpapabaya upang tayo ay mapalayo sa Kanya. Nawa po sa bawat araw sa kabutihan ng ating Panginoon, ang itanim po natin sa ating kaisipan ay kung papaano tayo magiging manatiling malapit sa Kanya. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, hindi ko po alam, subalit pinapakita po sa aking kaisipan yung mga tatawagin ko. Nandito po ba si Caps Arnel? Andiyan na po ang mahal na apo? Ah, pasensya na po. Pasensya po, mahal na apo. Andiyan na po pala, napakaganda po ng ating talakayan. Sa mga ibang pagkakataon, magkakaroon po ng pagkakataon ng bawat isa sa atin upang maihayag natin sa harapan kung papaano tayo hambing sa isang patay na muling binuhay ng ating Panginoon. Magsitayo na po tayong lahat. Maghawak-hawak.